morning! Happy morning, Doc. Alright, Doc. So, ano naman po yung ating aasahan ngayon? Di ba po, turnover po sa ating ngayon ng gobyerno ng DOST sa LGU. So, ano po yung aasahan ng mga magsasaka at syempre yung ating mga mamamayan dito sa Angono? So, una sa lahat, syempre yung pasalamat natin sa ating mga partner mula sa DOST Picard at sa DOST Calabarzon, lalong-lalo na sa DOST Rizal, no, sa pamumuno ni Provincial Director Birds Ablasa, ang ating partner diyan na napakasipag. At siyempre sa iyo, Miss Horizon, walang ibang sumusuporta talaga dito ng higit at ika nga'y maalab kundi ikaw. At maski ako, talagang natataranta pagka ikay tumatawag. Ayan. So, tuwan-tuwa kami na... Masipag ka din kasi. Yes, ngayon ang araw ng formal turnover sa LGU. At syempre, yung pagbati rin ng ating Mayor Jerry May E. Calderon at ng Vice Mayor Jerry Calderon, no? Na talaga namang itong ating mga kasama dito sa Angono New Normal Farmers Association ay naibigay natin ng suporta, lalong-lalo na yung mga binigay ng ating DOST. At umasa kayo na ang LGU sa pagtanggap ng formal na turnover na to ay hindi rin titigil. Kapartner pa rin po tayo, hindi tayo nag-e-end. Tuloy-tuloy po tayo, dadami po yan, dadagdagan pa. At ika nga eh, hindi lang dito sa ANPA tayo nagtutulungan, marami pa hong iba. Ang alam ko, may mga pinaplano na rin, pati doon sa yung aquaculture na plano dyan, na fish pond, bagamat maliit, pero doon sa naganda, na magandang na-identify natin na site, eh, sana nga may isa katuparan natin dahil hindi lang farming, meron pang fishing na itutuloy natin yung programa. So, yun po yung mga iba pang inaasahan natin. At kami naman, patuloy yung suporta at pangangasiwa kung ano man po yung nasimulan ay pagpapatuloy natin at sana nga mapalakas pa naming lalo. Okay po, yun okay. Po yung ating mga gagawin. Alright, so Doc, yung mga iba natin mga kababayan dito sa Angono, ano po yung mensahe niyo sa kanila, yung mga gusto po mag-farming, paano po sila lumapit sa inyo? Siguro po, tingnan natin magandang example at halimbawa itong grupong ito ng ANPA. In fact, hindi nga kanila yung lupa pero nakiusap tayo doon sa may-ari. Kaya nga po, shout out kay Don Pasco sa pagpapahintulot niya sa atin dito at sa pagbibigay niya ng pagkakataon sa mga magsasaka nating naririto na kahit papano naman ay madagdagan yung kanilang pita at yung pagtatanim, magkaroon na nga ng karagdagang livelihood para sa kanila. Yun ang inaasahan natin doon sa iba naman nating mga kapitbahay na naririyan, mga iba't ibang mga homeowners association na may mga bakanting lote. Magtulungan po tayo, pumunta lang po kayo sa amin. Ituturo namin sa inyo yung pamamaraan, paano rin namin kayo matutulungan, pag-aaralan nating maigi at i-identify natin yung mga lugar na pwede nating magamit para naman sa karagdagan ding kita at livelihood din ng inyong mga kanya-kanyang mga homeowners association. So yun po yung mga pwede nating, bagamat ginagawa na po natin to, mas lalo natin palalakasin. Katulad ng binanggit ko po, yung ating 10-point agenda ng mayor natin, pangalawa po ito, yung agriculture and aquaculture productivity. Kaya po kailangan namin ng tulong ng lahat ng mamamayan ng Angono para po sa ating food security dito sa ating bayan. Na at least, sana mga 30% ng locally produced na mga vegetables natin, dito na po talaga manggagaling at dito tatangkilikin dapat natin yung mga tanim ng ating mga kapitbahay, ng mga magsasaka na naririto at sa mga iba pang mga i-develop nating mga lugar. Yun po. At syempre, sa tulong ng ating mayor at mayor vice, sa kasama ang ating sangguniang bayan na patuloy na sumusuporta sa ganitong programa. Alright, thank you po, Doc. Thank you, Ma'am Horizon. Siguro kasi naalaman naman natin, no, sa mga naging karanasan natin doon sa COVID-19, wala tayong ginawa, lalo na ang gobyerno, kundi pagbibigay ng mga ayuda. Pero ito, tinulungan natin, sabi nga, do not give them yung fish, give them yung teach them how to fish. Ito, do not give them yung basta food lang, teach them how to make food, di ba? So sila ho yung gumagawa na noon, nagpa-farming sila, sila na yung nagtatanim para may kakainin. Sabi nga, kung may tinanim, may kakainin, o may aanihin, may kakainin. So
yun po yung naituro natin dito na magandang pamarisan, hindi lang ho dito sa ating probinsya sa Rizal, kundi sa iba't ibang panig pa ng ating bansa. At katulad din naman ng gusto ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ang agrikultura, sabi nga magtanim tayo ng magtanim at napalakasin ang agriculture para sa food security. So ito yung pinakamahalaga sa palagay ko na naibigay natin sa kanila, yung kaalaman at pagkakataon na madagdagan ng kita at hindi lang basta umasa sa gobyerno, kundi matuto tayo na magpalago ng ating mga kabuhayan sa sarili rin nating paraan. Pasalamat ako sa DST na binigyan kami ng tulong kay Ma'am Narisa, si Nanding, at si Duke Noel, at si Jisami. Magandang salamat. Mayor. Mayor. Kapal. Natrabaho kami ng ay, itong lupa nito, binundos ito lahat. Luder, lahat ng maliklit sa dito sa Balaw-Balaw, dito pa sa Gulod, na naraon po na ito lahat. Lahat ng mga squatter. Squatter dito sa Pipino. Kasi kung andun ako sa subdivision, mahina ang pangko, tenda. Kasi minsan ayaw sila bumili. Doon ako pasok sa mga squatter. Kasi yun lang ang maabot nila. Kasi 10 piso, marami na. Yun lang nagkakaya nila. Gandang loob para iparating sa nakatataas ng DOST, biruin mo ah, direkta sa sekretary ng DOST. Ano? So wala po talaga kaming masabi pagdating sa bilis ng report. Ayan, tinatawagan po natin ang ang dahilan ng kung bakit tayo naririto ngayon. Si Ma'am Narisa Piscos, also known as Horizon Chaser. Palagpakan po natin si Ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyo, Doc Joel, and syempre yung si Superman, ang tawag ko kay Sir Nanding. Kasi bakit Superman? Tawag niya din sa akin Wonder Woman. Kasi ang bilis talaga. Mabilis din po sila rumesponde kapag po mayroon tayong kahilingan. Alright, so susunod natin ang buong detalye sa next videos at patuloy lamang na sumubaybay sa ating morning show. Ang inyong lingkod, Horizon Chase. Tama. May talong na? Meron na. Thank you.